kapatid, kung mapapansin ninyo, mostly mga halaman nila dito is halaman din na mayroon sa atin sa Pilipinas. Ito, dinadaanan natin dito ngayon ay sa park. Ito, tawag sa park na ito. Pero usually kapag kids park yata ito. Usually dito sa area na ito, marami pa nakikita na nagtadyagong ilang Pilipino. Yan po ang mga puno ng tamari. Bumpy tayo ngayon. Yan, nakikita ang structure niya. Para siyang cone. Rather, it's a funnel. It looks like a funnel. Embudo. Embudo. Yan. Mukha siya pong embudo. Yan. Yung structure niya is pang embudo. Is a funnel. Yan. Yan po yung part na sa business. So, yan. Itailit tayo ng signal na sa traffic light. Sa kapag na inito ka sa Saudi, kailangan well abided ka sa traffic regulations, traffic rules, kasi dito pag wala kang kasinong makikita na papara sa yung police, kasi makukuhanan ka lang ng camera and then automatic mag-register na sa ikama mo yung violation mo. Masakit sa bulsa. Totoo yan. Yan, sinasabi na personal ng asawa ko, masakit sa bulsa. At saka kung halimbawa na magkaroon ka ng violation, hanggat hindi mo siya nababayaran, hindi mo siya nasasettle, talagang nakaano siya sa ikama mo, magre-register at magre-register siya. Ngayon, kung ikaw ay mag-exit na, hindi ka papayagan nila na makapag-exit hanggat hindi mo siya nasasettle. Kasi talagang nakaano siya sa, nakaregister pa rin siya sa ikama. Lapit na tayo sa ating destination. Yan. Sa mga nagpapalak nga pala na nandito sa Riyadh na magre-rent yung passport, ito po yung bagong location ng ano nga ba man ito? Yun. Yung may flag na yun natin. Yun. Kalimutan ko yung pangalan niya. Pero dyan ako nag-renew yung passport ko. Dyan ako nag-renew. Doon ka sa kabila nag-renew. Dyan mo kinuha. Dahil nag-transfer sila. Yes, global doon kinuha nung nato sa kabila. Itay ko nga. Nakapagtalo sa akin, ma. Dyan lang natin kinuha yung passport niya. Kaya dyan nag-renew. Dyan lang natin kinikap. Kasi nag-transfer sila ng opisina. Ano pa natin yun? Nagagalit na lang siya. Patalo ka sa akin lagi. Dahil pinunta natin sa isa. Sa may papuntang is nung. Tayo sa BATHA. Pero kumbaga dito sa BATHA, may area talaga na kung saan naandun yung puntahan ng mga Pilipino, may side ng mga ibang lahi. So doon tayo pupunta sa area na kung saan makikita natin kananiwa ng ating mga kababayan. Yan. Tulad po nila, mga kababayan po natin yung naglalakad. Mga kababayan ko, yeah! Yan. Yeah.
Actually, nung unang punta namin dito sa Bata, natatawa kami sa mga sarili namin kasi nagkadaligaw-ligaw kami. May Google Maps sa kami nun, ha? Naligaw pa kami. So, sa bagay kasi ano, maraming karaniwan nagkakaroon siya bigla na road changes na hindi pa nararecognize ni Google Maps. And then, hindi pa kami familiar dun sa mga landmarks na rito. Pero sa ngayon, kayang-kaya na kahit walang Google Maps. Yan. Katulad ngayon, oh, walang Google Maps ang aking habibi. Dito sa building na to, yan dyan. Marami dyang gadgets. Dyan kayo, karaniwan nakakabili ng mga cellphone, tablets, laptops, DSLR camera, any gadget you name it, and then yan, mga hanay na ng mga iba't ibang klaseng stores, may gold store, may kainan. Yan, dyan kami kanina namimili, such before. Pero sa ngayon, doon tayo. Search before. Ngayon ay yan. Yan, mga kababayan natin. Search before. Kasar after. Yan. Kasi mas mura-mura yung presyo sa kasar. Kasi nitong pagpasok nitong before, yan, sila mga kababayan. But before na pumasok, before magka-pandemic, is na-implement yung pagkakaroon ng tax dito. Kaya medyo yung prices sa mga pinamimili namin is medyo tumaas. Kaya nag-aanap kami, dahil sa pagtitipid, nag-aanap kami ng medyo mas lower cost kung sa aming makakamura ng pamimili. Yan. Problema na, mura kami. Minsan namin kasi, yung karaniwan nangyayari sa amin is, pag bumili kami dun sa isang store na yon, pagpunta namin sa kabila, pagtingin namin sa kabila, mas mura pala yung ganong items. So, mas mahirap naman siguro na itong items na ito bibili natin dito, tapos yung mga items doon. Yan. Malapit na po tayo mag-park sa favorite parking spot namin. Dito, ayan. Guys, kung makikita nyo, ayan ang Villagio Mall. Yan, Villagio Mall. Ayan, wala pa nakapark sa aming favorite parking spot. Yan guys, dito kami karaniwan nagpa-park. So, dito muna. Tapusin ko muna ito. Okay, so see you.